Pasensya na po kayo, parang tatrangkasuhin ako eh. Ngayon, naglipa na ang napakaraming sakit, lalo na yung coronavirus na kinakatakutan ng lahat. Pero pag-uusapan din natin ngayon ang isa sa mga kinakatakutan sa lahat. Ito ay ang mga aswang at katotohanan tungkol sa mga aswang. Totoo po ba ang mga aswang? Ano po ba ang pangontra sa mga aswang? Ang aswang po ba ay may kinakatakutan? O anong dapat natin gawin kung makaharap natin ang isang aswang? At pero hindi po ito yung tinutukoy kong nang-aaswang ng girlfriend o ng asawa. Ito po yung aswang na lumilipad at nababasa natin sa mga libro, comics, napapunod sa mga pelikula. Kaya tutok lang po mga aswang, mga kapatid, mga brothers and sisters. At pag-uusapan natin ngayong gabi ang tungkol sa aswang. Pero bago po tayo mag-umpisa, channel ID muna po. Channel ID at don't forget to subscribe. At tutok lang po kayo sa aking edition ng mga aswang. Totoo po baga na merong talagang aswang? Totoo bang may aswang? Ang sagot ko dyan mga ka-brothers and sisters ay pagka naniniwala ka na may Diyos at naniniwala ka sa Diyos ay dapat maniwala kang may aswang. Dahil hindi ka naman pwedeng maniwala na may kanan lamang, kailangan may kaliwa. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, ay dapat merong aswang. At yung mga hindi naman naniniwala sa Diyos at sarili lamang nila ang pinaniniwalaan nila, pagka nakaharap sila ng aswang, siguradong dead sila. May kalalagyan sila. Nasabi ko na may aswang o unang-una dahil nagbabasa nga po tayo ng banal na kasulatan at yan po'y naroroon na simulat sa pulpa dun sa ating mga ninuno. Kasi mayroong istorya doon sa banal na kasulatan na ang mga ninuno natin ay nagkasala at sa kanilang pagkakasalang yon ay nagbunga ng mga aswang, halimaw, mag-ulam at iba't iba pang uri ng mga kasamaan. Basahin po natin ang banal na kasulatan para po tayo maliwanag. Ano po? Sunod po na itinanong sa akin, saan po baga nang galing yung mga aswang at nasaan po yung mga aswang? Alam po ninyo, sa banal na kasulatan din po, ang mga aswang ay galing pa nung unang panahon sa ating mga ninuno. Ayan ay bunga ng pagkakasala ng ating mga ninuno nung panahon yon. Siguring ipaglilingkod ko po sa inyo sa hinaharap. Sa ngayon po talagang ako po'y natatali pa sa trabaho at talagang wala pa ako masyadong oras para po mapagtuunan ko yung talagang topic ko. So maliwanag po yon. Yan po ay simulat sa pool nung kauna-unahan pang panahon. Sila po ay naroroon na, pero hindi naman po nung panahon ni Eva at ni Adan, wala pa hunong. Pero along the way ho, nagkameron na ng mga aswang at mga halimaw. At hindi lamang yan, pati mga mangkukulam at mga maligno at mga demonyo, yan ay lumabas na nung panahon na yon. At kung magbabasa po tayo ng banal na kasulatan, ma-encounter po natin yon. Ang sunod pong naging tanong, sana po mga aswang ngayon, sila po nasa mga liblib na lugar sa mga probinsya, yung hindi masyadong naabot ng karamihang sibilisasyon. Dahil kung ang aswang pupunta ng Maynila, problemang malaki yan. Paano kung manananggal ka, nasabit ka sa kable ng kuryente, dipatay ka? O kaya naman ikaw yung aswang na nagsasaaso, ay ang dami nag-aalaga ng pitbull ngayon sa mga kabayanan o sa Maynila. Ay nako, Diyos ko, anong nangyayari sa iyong pagkaaswang? May panlaban ka ba sa pitbull?
kaya ngayon maisip natin sila, nakatago rin sila sa isang, sabihin natin, isang lugar na hindi sila nagagalaw. Ayaw nila makihalubilo sa sibilisasyon. Dahil alam niyo na, iba na ngayon ang panahon. Halimbawa nga, ikaw ay yung aswang na nagsasaan yung aso. Eh, napadaan ka sa may umpok ng mga nagiinuman. Eh, baka mapulutan ka pa. Kaya ang tanong din, eh, nasa na ngayon sila? Alam niyo, sila'y nabubuhay siguro ng matahimik sa kanilang lugar, sa kanilang teritoryo. Ngayon, kung yung kanilang teritoryo ay magagambala at sila ay aalis, ay di doon siguro magkakamero ng problema. Pero sila'y matahimik siguro namumuhay sa isang komunidad. Eh, isipin nyo rin ito, mga kabrothers and sister, paano ko yung isang aswang ay nagpunta ng Maynila? Ay sa halip na tumakbo yung mga tao papalayo, ay sigurado dudumugin ang mga tao yung aswang at magpapa-selfie. Aba, ikaw makapagpa-picture sa katabi ng aswang, ay magbabiral yun, ako sigurado. At yung komunidad naman na kanilang tinitirahan, ay kung malalaman din ng gobyerno, ay eto, papaano ka? Siguradong yan ang makakalaban ninyo, gobyerno. Ay ang hirap, ay may sundalo, may eroplano, ay may tangke. Naku po. Ngunit sa isang di inaasahang pagkakataon siguro, kung kayo mapapunta sa isang teritoryo na may mga aswang, eh ano ba yung mga bagay na kinakatakutan ng mga aswang? Siyempre, una na, si Idol, ang panday. Hindi. Sabi ng mga sa alamat, ang aswang daw ay takot sa apoy, sa asin, at sa silver. Pagka daw ikaw, mga aswang ay napadikit sa mga bagay na yan, ay talagang sila ay hindi lamang mapapasok, sila ay malulusaw. At nararamdaman nila ang init, malayo pa man sila sa mga bagay na yan. Ayon sa alamat, ay eto naman ang matinding tanong, ano? Ay paano kung ako'y walang dalang asin? Kung wala akong dalang apoy, o kahit sigarilyo man, o lighter, o posporo, at wala akong silver sa katawan, eh anong gagawin ko pag nakaharap ko na ang aswang? Yung andyan na, kami na lamang dalawa, kaharap ko ng aswang, ano bang dapat kong gawin? Marami nagtatanong kung anong maipapayo ko. Ang pinakamabisa at pinakamainam at garantisado na dapat mong gawin kung nandiyan na yung aswang, kaharap mo na, ay dapat siguro tumakbo, takbo, takbo hanggat kaya mo, takbo!